And good morning, good evening, good afternoon, kung nasaan ka man parte ng mundo. So, yan, ito yung KPB natin, sumilip si Ming Ming. Habang natutulog doon, check natin yung oversized tires, yun naman ang matarget natin eh. Ikutin ko muna yung gulong, no? Ayan, gripper, Toro Rosso ang ating tatak. Ang likod natin, naka 140 over 70 or by 70. Ko alam kung anong tawag doon eh. So sa harap naman is 110 over 80. Medyo malabo yung gulong pero 110 over 80 yan. Medyo madumi at maulan dito dahil sa bagyong Egay. Flex lang natin ng semi siya pagka medyo malayo. Ayan ang itsura niya, no? Tamang voice over lang ako ngayon kasi pangit pala ng audio ko na rin na-record ko. Flex na rin natin yung Aerox natin kasi medyo matagal ko itong hindi nasikaso. Tamang linis, semi-forma, wax. Sheesh. Ayos na ayos. Medyo malinis na si Aerox natin. Pag-usapan natin to. So yun, umalis tayo ngayong araw, no? Kita nyo naman si Kuya, nagbabanlaw ng tubig ulan. Then naglalagay ng bagong oil natin sa KPV dahil pang 6,000 na natin. Pagkatapos mag-change oil ay tamang baklas ng brake pad, baklas ng tambucho para daw mas mabilis tanggalin. Makikita nyo naman, tanggal yung kalkal pipe natin. Nasa ibabaw ng mudguard yung ano, caliper. At dito medyo magkaroon kami ng semi problema, no? Ang rear brake pads pala natin, kasukat is NMAX Mio Soul at saka Sniper na front brake pads. Yung problema na nagkaroon kami ng konti is yung malaking butas doon. So ang ginawa niya, ang mekaniko natin is konting grind lang para maipasok yung malaking butas doon sa isa sa mga brake pads. Again, ang kasukat ng ating likod na brake pad para sa KPV is NMAX Mio Soul at yung brake pad na pangunahan ng Sniper 150. Ayun, medyo may paturo-turo pa si Kuya doon, no? Okay, kunyari naintindihan ni Kuya, tamang pukpok. Yan. Naka 6,000 kilometers tayo kaya nagpalit tayo ng brake pads. Medyo kiskisa na eh, no? Bakal to bakal na po yung brake pad at ating disc. So much better na palitan na natin ito. Pero ang pinaka-purpose talaga natin aside from change oil and brake pad is yung ating center stand. Since sa previous vlog ko ay tinanggal ko ito, ngayon ay ipapakabit natin ito. Okay, so iniwan natin ito center stand sa kanila na nakaraanan tayo nagpakabit ng oversized tires. At ang una solusyon ni Kuya ay tamang pukpok para mabend ang ating center stand. So makita nyo doon, parang may nakaharang. So yan po yung nagkukos or yan po yung nakaharang doon sa napakalaki nating gulong sa likod. So pag nagpalit ka ng gulong ng oversized sa KPV is babangga po yun. Okay, sa mga panahong ito ay napagdesisyon na namin na tamang instead na i-bend dahil hindi rin naman sumukat at tumatama pa rin, ay sabi ko iputuli na lang o iusod ng konti o lagyan ng tamang uwang para may usod o mas mapalo ng mabuti. Ito na si Kuya, no? Tamang ano muna tayo dito, tamang grinding. Kita niyo naman siya, tamang seryoso lang si Kuya sa pag-grind para lagyan ng tamang ukit. At mamaya may papalo-paloin niya na naman ito. Ayun, nakita niyo na nga, pinapalo. As what I've said. So parang inaano niya lang yan. Hindi talaga sa literal na puputulin kasi mawawala yung lakas o mawawala yung tibay ng ating center stand. Tamang pababa lang ho yan. After ho yan ibaba, ay tamang ipapaspat na ho natin yan sa welder na malapit lang din ho sa area dahil wala po silang welders. Ayun ho. Pagkatapos ho nito ay, yun, atin na siyang naiuwi sa mga panahong ito. Papakita ko lang yung aming brake pads at naka-center stand na. Kita nyo naman ang winelding, tamang spot lang. So pag binaba nyo yung center stand or tinalis nyo sa pagkaka-center ay hindi na po ito tatama sa gulong. Ayun po, hindi natin na-zoom out agad. Ayun na po ating motor, medyo okay na po. At peace yo, and thank you so much for watching. Good lamang ho. Salamat.